Good morning, good afternoon, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga tropa at panauhin po natin lagi po dito po sa Papong TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung bago po kayo sa ating channel mga kapatid, huwag na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell. At siyempre po, paki-share na rin po mga utol para naman po marating natin yung mga kaibigan po natin na nanghihingi po ng assistance at gusto po nating tulungan dito po sa Papong TV. Bago po tayo umusad mga kapatid, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Meron pa po ba talagang pag-asa na magkabalikan kayo ng inyong ex mga utol? Marami ang naguguluhan at nagtatanong kung may paraan pa ba talaga na bumalik sa dati ang samahan ninyo ng inyong ex. Nahihirapang basahin ang mga galaw, grips, strength, mind games, jealousy, heartaches, lahat na po yan halos sangkap at nararamdaman po natin pag na-experience po natin ang ganitong sitwasyon. Every time, every day ay naghahanap po tayo ng mga signs, spending hours sa kakahanap po ng tamang sagot. Kapatid, sumagi na ba sa kamalayan mo na baka wala naman sa mga signs at lalong hindi po makikita sa mga signals ang inahanap po natin? Kung wala sa mga signs kapatid at wala rin po sa mga senyales, ano kaya mga kapapong kung halimbawang maging makalohika tayo mga utol? Pairalin natin ang reasoning sa pagbabasa ng sitwasyon na ito. But before we proceed utol, let me remind you not to worry in accepting mistakes, yung mga kamalian. It's an opportunity to fix and improve ang sarili mo. Tandaan po natin yan, lalo na po sa sitwasyon na ganitong tayo po ay hiniwalayan. Let it be a part of growing up, kapatid. Also, I would like to relay also sa inyo na not to worry if your ex is already moving on. Kung nakikita po natin na halimbawa siya po ay patuloy na pong lumalayo sa atin at nakapag-move on na, buo ka pa rin, kapatid. Tandaan po natin yan. And most of the time, ito po ay isang opportunity kung saan tayo po ay makakapag-rebuild at mare-resolve po natin yung mga kakulangan at kahinaan po natin bilang tao. Use it! Dahil marami pang magaganap sa'yo. You need to therefore attract positivity and probability po sa buhay natin. Kaya you need to realize the possibility agad-agad po. Pag sobrang hirap tayong pabalikin si ex, might be na di na po siya babalik talaga po sa atin. At if ever napilitin natin, pwede naman siya makabalik. But there's a good chance na alam niyo po yun, maghihiwalay din. Pansinin natin itong sitwasyon na to mga utol, baka po makatulong. Kadalasan ang tanong, may pag-asa pa ba ako sa aking ex? Babalik pa kaya si ex sa akin? Mahal pa kaya ako ni ex? At yung madalas na tanong na naaalala pa kaya ni ex yung mga nagawa ko sa kanya? Yan po yung mga katanungan na madalas po nating nararanasan. May napansin po ba kayo sa mga tanong na ito? Ako kasi meron. Lahat ng tanong na to ay nakadepende sa ating mga ex. At ni isa, kung napansin nyo, ay wala po tungkol sa atin. Meaning, alam ng ex mo na very dependable ka sa sitwasyon sa kanya. Ang mga pakpak mo ay hindi gumagana. Ang mga paa mo ay pilay. At lahat yan ay nakadepende at kontrolado ng ating mga ex. Bottom line po sa sitwasyon na yan, kapatid, might be a big reason kaya hindi po bumabalik sa'yo ang iyong ex. Alam niyo po yon, nature kasi ayaw natin na may mga nakadepend po sa atin. That's why when we heard of someone na independent, self-reliant at kahit single-handed ay kinakaya niya ang mga problema, kulang na lang po kapatid ay iboto natin bilang presidente. Idol nga ang tawag natin, di po ba? Kadalasan mga utol, ipinapaalam natin sa ating mga ex na when he or she decides to come back, ay nandun ka wholeheartedly waiting for them. Naghihintay, maghihintay, nandito lang ako at nag-aabang sa'yo. Kapatid, wala tayong pinagkaiba sa isang stuffed toy na di gumagalaw at walang buhay dahil lumalabas na parang wala din tayong boses, wala tayong dignidad. Naghihintay lang tayo sa bahay na kung kailan gusto niyang yakapin or kunin ay magagawa niya. Eventually, pag pinagsawaan ay para lang tayong basurang itatapon. Stuffed toy nga eh. Tandaan po natin na you are not helpless. Para maghintay lang. Surely, alam mo yon, you can do things that will surely increase your chances pag-asa of getting your ex back. Hindi tayo pwedeng basta nakatanga lang po dyan at naghihintay po sa kanya.
And pag di sila nag-comply, kapatid, sa mga effort na ginawa mo, hanapin mo lang yung taong makaka-appreciate sa'yo ng tapat and will love you the way you truly deserve as a person, kapatid. Pwede mong bigyan ng analysis yung mga bagay na to. Like, you broke up with some heated arguments. Kunyari, nag-away po kayo. Di ba, madalas po, ang pinaghihiwalayin po ng isang relasyon is nag-away, nagkaroon ng commotion, hindi nagkaintindihan. Some heated arguments na nangyari po that time. Kaya meaning, baka nagkainitin lang po kayo, nagkainitan. Because sa mga pagkakataon na to, people makes rush decision. Madalas po yan dahil nga po sa galit. So, ang pinakasolusyon lang po dyan, kapatid, alam na naman po natin, which is parang mali natin ginagawa dahil nangungulit nga tayo. Palamigin mo, kapatid, palamigin mo lang if ever. Don't ever pursue. Isa pang pwede nating tignan na aspeto is pag naririnig nyo kay ex na di nila ginusto ang pangyayari at kinailangan lang talagang mangyari. Alam nyo, madalas yan, di ba, sinasabi po ng mga ex natin na hindi nila pinangarap o hindi nila naisip na darating tayo sa ganito, pero nangyari nga dahil necessary at kailangan niya pong gawin. Sa ganitong sitwasyon, chances are there a good chance na bumalik sa'yo ang ex mo. Dito mo makikita sa kanyang mga mata, signaling you na he or she wanted to grow as an individual. Kumbaga, minsan pag nakikipag-usap sa inyo, may mga parang luha pang lumalabas, di ba? Actually, nakikiusap sa sa'yo, kapatid, na sana maintindihan mo siya. Emotionally, makikita nyo siyang nakikiusap sa inyo, letting you feel na chances are still open. Kailangan lang talagang gawin, sabi ko nga, for such individual to flourish. Isa pa pong aspeto na pwede nating tignan sa nangyaring paghihiwalay po natin, kapatid. Another thing is you had a good and wonderful relationship. Nagkaroon kayo ng napakagandang relasyon. Kumbaga, hindi maiko-compare. Alam mo yun sa sarili mo eh. Kung ano po yung pinagsamahan nyo, kung ano po yung pinagdaanan nyo. Positibo. Sa kanya, simple. If you and your ex had your best moments together, sabi ko nga, there's a good sign na babalikan ka pa rin niya kahit abutin pa yan ng years of separation, mga kapatid. Tandaan mo, napakahirap bumuo ng pangarap, trust, respect, chemistry ng bawat isa. Hindi basta-basta ile-let go ng ex mo yan. They just needed time. Minsan di lang po natin naiintindihan, kaya automatically, tayo po ay nagre-react, tayo po nagkakaroon ng anxiety, mga kapatid, nagpapanik po tayo. Pero sa totoo lang, babalik po sila. Tandaan mo, utol, bago tayo mag-end, with the right mindset, decision making, tamang pag-iisip, imposible hindi ka mag-succeed sa sitwasyon na to. Ngayon, kung still, tinatanong mo pa rin sa iyong sarili kung babalik ba talaga ang iyong ex. Sa totoo lang, utol, there is no black and white, kapatid. Walang transparency. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Walang specific time frame, walang specific na technique or proseso na pwede natin gawin. Iba't iba po, ang utak po at isip po ng ating mga ex. Nakadepende po yan kung ano po ang gagawin natin. Sabi ko nga po, tayo po ang may control ng sitwasyon na to. Last, babalikan ka ng ex mo. The moment na maramdaman niya yung fear, alam mo yon, yung anxiety of losing you for good. I hope nagkaroon po ng linaw, nabigyan po natin ng solusyon kung ano man yung gumugulo at tanging naiisip natin sa ngayon sa ating mga ex, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga nakinig. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino, mga utol. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Papong TV.